Pali kakofihan, dumating na po sa Indonesia si Pangulong Bongbong Marcos kasama po ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Marcos para dumalo dyan sa Association of Southeast Asian Nations Summit o ASEAN Summit. Uy, makasaysayan po ito ha. Muling haharap ang ating presidente sa mga world leaders. Kasi hindi lang naman yung mga leader ng ASEAN eh. Mga bansang kasapi ng ASEAN ang dadalo po dyan. Marami pa pong iba ang dadalo dyan, yung mga kaibigang bansa ng ASEAN. Dumadalo din po dyan sa summit na yan. At ilan pa pong matataas na opisyales mula sa iba't ibang bansa at ekonomiya. Yan yung kanilang termino dyan, economies. No? Marcos arrives in Indonesia for ASEAN Summit. Medyo may kilang din ka-coffee yung biyahe niya dito no? As compared to previous travels ni PBBM. President Marcos arrived in Indonesia on Tuesday afternoon to attend the 42nd ASEAN Summit. Natatandaan ko yun, nung ginanap ito dito sa Pilipinas, no, napakasaya din ng Pilipinas, itong ASEAN Summit nung nandito po sa Pilipinas yan. The PR-001 carrying Marcos and the entire Philippine delegation landed at Comodo Airport at 4:53 p.m. Kaninang hapon lang po yan. It is not the first time that Marcos went here as he had a state visit in Jakarta last September 2022. In his departure speech in Manila, Marcos said ASEAN leaders would tackle developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, and major power rivalry, among others. Actually, isa ito nga. Last ASEAN Summit, ganito rin yung napag-usapan eh. Yung issue dyan sa Myanmar, isa rin yung sa mga parang nare-recycle lang din naman itong mga topic na ito ka-copy kasi hindi rin naman agad nasusolve eh, ng mga ASEAN leaders kasi complicated itong mga kaso na ito eh. Yung problema natin dyan sa South China Sea, nako, yung daming claimants dyan. Hindi lang naman Pilipinas yung nag-claim dyan eh. Yung mga bansa na kasapi ng ASEAN, may mga claims din sila dyan. Pero parang ang nangyayari, ang common denominator na kalaban dito, yung China. Kasi halos lahat eh, kiniklaim na ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. According to Presidential Communications Office Secretary Sheloy Garofil, only less than 10 individuals were part of Marcos's delegation, including the Trade Secretary Alfredo Pascual, si DSWD Secretary Rex Gatchalian, and Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. So, kaunti lang po yung bahagi ng delegasyon. So, hindi nyo may issue na nagsayang na naman ang pera dahil sa napakalaking delegasyon na dumalo dyan sa ASEAN Summit, no, dyan sa Indonesia. Less than 10 ka-coffee yung membro ng delegasyon. Former President Gloria Macapagal Arroyo and Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister Dawud Ibrahim were also part of the Philippine delegation. During the summit, Marcos is expected to assert the importance of demonstrating ASEAN centrality in the region amidst the present geopolitical rivalries. Actually, yan naman talaga yung purpose ng ASEAN eh. Centrality, no? Pagkaisa ka coffee. Kasi ang bawat hakbang ng bawat miyembro ng ASEAN, ngayon 11 na tayo, no? Dahil nagjarjara na rin ang Timor-Leste. Dapat, wala kong masasagasaan. Kasi para saan pa? Asosasyon yan. Samahan mo yung ka coffee. Hindi ka naman pwedeng kumilos dyan na masisira yung isang bansa, no? Kailangan pag nag-decision ka dyan, collective yan, eh. Dapat sama-sama kayo sa pag-decision at hindi lamang yung isang bansa. Marcos will also promote the Philippines' priorities in ASEAN through regional and multilateral cooperation. The summit's opening ceremony will be held on May 10, tomorrow po yan, which will be followed by a plenary session and a series of interfaces among ASEAN leaders and delegates. Ayan. Sanay na kayo ka-coffee kung ano yung mga nagaganap no, sa mga ganitong summit dahil in the previous months, eh, napapanood natin ito. Eh. Napapakinggan natin kung ano yung nangyayari sa mga summits o pagpupulong na nagaganap once na dumadalo po yung isang head of state, in this case si PBBM, sa mga ganitong klaseng mga event o aktibidades. Sige, magbasa muna tayo ng inyong mga komento ka-coffee. Itatilan ni Ingat ka-coffee, parang naulanan kayata eh. Kahapon ba o kanina? Parang ambon lang naman ka-coffee, pero mahina talaga ang ating resistensya. Ma'am Jocelyn Herrera, hello po sa inyo. Mega love, shoutout po sa inyo. Shoutout po ma'am ha. Nakikinig din po sa atin. Lucia Meds, God bless Apo BBBM and family, God bless Philippines. Kay Ma'am Cecilia Peña, the working president. Exactly, no? Itong visit niya ito, syempre may mga makakadaupang pala din siya eh, na mga heads of state. O baka on the sidelines, no? Pag-usapan din, investment. Yan naman ang habol natin dyan ka-coffee. Dati hindi lang investment, no? O baka pag-angka tayo ng produkto,
Matutulungan din natin yung ating mga local producers dito sa Pilipinas. Iangkat natin yan sa iba't ibang bansa. Doon nag-exist na naman yung mga ganyang agreement. Kailangan lang ito ma-sustain eh, at mapabuti pa. Yuki Masafumi, like, okay. Oy, thank you. Maraming salamat po sa inyo. Ha. Ma'am Yuki Masafumi, at nakikinig din po sa atin sa Facebook, si Edwin Arcilia, Lina Esguera, Junel Dinoyo, Ofelia Galam, Godofredo Hufama, Dimi Borbon, nakikinig din po sa atin si Ma'am Sally Deret Jesta, oy, sa lahat ng Jesta na nasa Marikina, happy viewing po sa inyo. Kay Milagros Dolim Sia, Venus Piocos, kay Bernard Ibarra, Eufemia de la Cruz, Tess Senidosa, at kay Pilar Ralep, happy viewing po sa inyo. Axel Rosas, shout out din po sa inyo. At maligayang panonood po. At maraming salamat as always sa pagtangkilik ninyo sa ating programa.